Ito ang kwento ng buhay at krimen ng magkapatid na sina Christine at Leah Papin. Bago pa man mapunta sa pamilya ng Lanslyn ang isa sa magkapatid na si Christine, ay naging katulong na rin siya sa ibang pamilya. Madalas ay kasama niya sa trabaho ang kanyang kapatid na si Leah. Si Christine ay matalino, masarap magluto at masipag, habang si Leah naman ay tahimik at laging sumusunod sa utos ng kanyang nakakatandang kapatid na si Christine. Napakasimple ng kanilang buhay ngunit masalimuot ang kanilang pinagmulan. Ang kanilang ama ay lasinggero at hiwalay sa kanilang ina na hindi sila kayang alagaan. Pagkapanganak pa lamang kay Christine ay pinaalaga na siya sa kapatid ng kanyang ama, habang si Leah naman ay pinaalaga sa kapatid ng kanyang ina. Lumipas ang panahon ay nilipat sila ng kanilang ina sa isang bahay ampunan hanggang sa sila ay may kakayanan ng magtrabaho. Pinag-aral sila ng mga gawaing bahay upang balang araw ay mamasukan bilang mga katulong. Taong 1926 nang mapunta sila sa Lanslyn family. Ang Lanslyn family ay isa sa mga mayayaman at respetadong pamilya sa Leymans, France. Malaki man ang kanilang mansyon, ay tatlo lamang sila na nakatira doon. Sila ay ang ama ng pamilya na si Monsieur René Lanslyn, ang asawa nito na si Madame Leonie, at ang kanilang bunsong anak na si Genevieve. Naghahanap sila ng stay-in na kasambahay na magsisilbi sa kanila. Sa kanilang paghahanap ay na-hire nila bilang katulong si Christine. Lumipas ang ilang buwan at naging maayos naman ang paninilbihan ni Christine sa kanila. Kaya naman kinumbinsi niya ang kanyang madam upang i-hire din ang kanyang kapatid na si Leah. Pumayag si Madam Leonie at nanilbihan na rin bilang chambermaid si Leah sa mga Lanslyn. Makalipas ang ilang taon ng payapa at tahimik na paninilbihan ay nagkaroon ng depression si Madam Leonie. Dito na nga nagsimula ang kawawang kalagayan ng magkapatid. Sila ang laging napagbubuntunan ng galit ng kanilang madam. Sinasaktan at inaabuso ang magkapatid. Dumating pa sa punto na hinahampas ang kanilang ulo sa dingding. Isang gabi noong taong 1933 ay nakatakdang magkita sina Monsieur René at Madame Leonie kasama ang kanilang anak na si Genevieve sa isang okasyon ng kanilang kaibigan. Mula sa pagsashopping ng mag-ina ay umuwi muna sila ng bahay bago pumunta sa okasyon. Pag-uwi nila ay walang ilaw sa bahay. Ipinaliwanag ng magkapatid sa kanilang madam na nagkaproblema sa kuryente dahil sa nasirang plancha. Nairita ang kanilang madam sa sinabi ng magkapatid. Inatake ng madam ang magkapatid. Doon na nga nagsimulang nakipagbuno at gumanti ang magkapatid. Si Christine ay dali-daling hinablot si Genevieve at dinukot ang mga mata nito. Sa utos ni Christine ay dinukot din ni Leah ang mga mata ng kanilang madam. Habang nagkakagulo ay tumakbo papuntang kusina si Christine upang kunin ang kutsilyo at martilyo. May nakuha din silang pichel na ipinanghampas nila sa ulo ng mag-ina. Sa sobrang galit ng magkapatid, kahit nakahandusay na ang mag-ina, ay di pa rin nila ito tinitigilan. Sa pag-uwi ng kanilang among lalaki, akala niya nung una ay umalis na ang kanyang mag-ina papunta sa okasyon. Kaya naman dumiretso na siya sa bahay ng kanilang kaibigan. Ngunit wala pala doon ang kanyang pamilya. Dali-dali din siyang bumalik ng kanilang bahay. Tumawag siya ng mga pulis nang makita niyang nakalak mula sa loob ang pinto. Kasama ng mga pulis ay binuksan nila ang gate at pinto ng bahay. Doon na nga tumambad ang kalunos-lunos na sinapit ng mag-ina na halos di na makilala. Sa pag-aakalang ganun din ang nangyari sa kanilang mga maids, ay hinanap nila ang magkapatid. Sa kwarto ng magkapatid ay nakita nila ang dalawa na magkasama sa kama. Sa tabi nila ay ang dugo ang martilyo na ginamit nila. Agad namang umamin sa kanilang nagawa ang magkapatid, ngunit ayon sa kanila, nagawa lamang nila iyon para idepensa ang kanilang sarili.
Sa paglilitis ng kaso ay napag-alamang mayroon silang shared paranoid disorder. Ito ay kondisyon sa pag-iisip ng dalawang taong malapit sa isa't isa kung saan ang delusions ng isang may paranoia ay nakaka-impluwensya sa kanyang kasama. Ganoon ang sitwasyon ni Leia kung saan sunod-sunuran siya sa kanyang kapatid na si Christine. Sa kabila ng kanilang mental disorder at sa dami ng ebidensya laban sa magkapatid, ay natulan sila ng guilty. Si Leia bilang naimpluwensyahan lamang ng kanyang kapatid ay binigyan lamang ng 10 years na sentensya, habang si Christine naman ay hinatulan ng pagkamatay sa guillotine. Kalaunan ay napababa ang kanyang sentensya sa habang buhay na pagkabilanggo. Nagustuhan niyo ba ang video nito? Mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa iba pang nakakamanghang mga kaalaman at kwentong Pinoy na aming ibabahagi. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa mga susunod na paksa na aming tatalakay. See you sa next video ng Mind Blown Philippines!